Hinigla ng Gilas Pilipinas ang world number 6 Latvia nang ipalasap nila sa host country ang isang nakagugulat na upset sa idineraos ng FIBA Olympic qualifying sa Riga, Latvia. Si Rafael Bandairel sa detalye. Rise and shine, Rafael. Magandang panimula ang sumalubong sa Gilas Pilipinas matapos nilang talunin ang host team Latvia sa kanilang unang laro sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia nitong Huwebes ng madaling araw. Simula pa lang, ipinaramdam na ng mga Pinoy ang kanilang presensya nang gumawa ng 8-0 lead. Nagpatuloy ang paglobo ng kanilang momentum at abante hanggang sa third quarter nang pumalo sa 26 puntos ang kalamangan ng Gilas, 74-48. Sa kabila nito, hindi naman basta-basta tumiklop ang host team at unti-unting tinabas ang kalamangan ng Gilas hanggang sa bumaba na ito sa 10 sa huling 5 minuto ng laro. Pero to the rescue naman si Justin Brownlee na pumukol ng 3-pointer na may kasama pang foul. Kinumpleto ng naturalized player ang 4-point play upang wakasan ang comeback ng Latvia. Nagtapos si Brownlee ng may pinakamaraming puntos sa kanyang 26 points na may kasama pang 9 rebounds at 9 assists. Si Kai Soto naman, ginulat ang mundo nang gumawa ng 18 points at 8 rebounds. So hard against, you know, Latvia and their players. I think we just came out strong tonight and I mean we had some rough couple of minutes in the second half, but we just hung on and we just believed in each other. We just followed Coach Tim, and I'm very blessed and very happy that we got the win tonight and no one got injured, and I'm just happy that everyone contributed for the win. Kahit gaano pa katamis ang tagumpay na ito, aminado si Coach Tim Cone na hindi pa sila maaaring mag-celebrate dahil inaasahan niyang hindi rin magiging madali ang kanilang susunod na laro. Like I said, our country is so passionate about the basketball that there's just so much, there is a lot of intense pressure to succeed. And I know it seems like we haven't been successful, but that doesn't mean anything to our team. They want us to be successful all the time. So we have to turn around and play Georgia tomorrow, 3:00. Early game, and our country is going to expect us. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi, ang ikalawang laro ng Gilas Pilipinas sa OQT, laban naman sa Georgia, na 23 sa rankings ng FIBA. Makakapasok sa semifinals ng torneo ang Gilas kung maipapanalo nila ang larong ito. Kung matatalo man, aabante pa rin sila basta't hindi aabot ng 18 points ang kalamangan ng Georgia. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.